ako si Norman Te ng King Hans Loaf, president ng NHPC, Novaliches Homing Club of the Philippines. Nag-start ako mga around 30 pairs yata yun, mga ganun. Bumili ako sa mga winning fancier na. Kinross ko sila, kinross-cross ko lang. Hanggang sa nakapag-produce tayo ng mga winners natin. Ang naging foundation bird ko ay yung mga Vandenbroek line. Well-designed sila dito sa weather natin sa Philippines. Lahat ng bloodline ko, in-infusion ko na ng mga Vandenbroek line. Ngayon, nag-infuse ako ng mga new line, no? Stichelbout, Emil de Wert. Yun, kinross-cross natin. Nakakuha tayo ng Santa Ana Lap Champion sa PHA. Tsaka 10 overall champion din siya. Itong ibong ko na si Turbo na nanalo ngayong 2017 sa PHA North Derby Race. Para maging lap champion ka ng Santa Ana at smash pa ito, na kalaban mo ay napakadaming magagaling, no, sa PHA. First time ko nag-compete clocking siya na nag-10th overall pa yung ibon na yun, naiisang ibon lang. Ang ibon na to, medyo malaki siya, no? Malapad ang dibdib, mahaba ang katawan. Medyo okay naman sa sukat para sa isang barako. Almost 20 minutes ang diferensya niya dun sa sumunod na ibon, eh. Tapos yung isa naman na Juanito Ting na Vandenbroek nakapag-produce sa 9th overall sa EDL One Love Race. Ito naman si ano, si Rolex, no? Winner siya sa EDL One Love Race nitong 2017. Bali 5th place siya sa second lap nung last lap, nagdag 9 overall champion siya. Maswerte siya dahil sa dami ng naka-entering ibon. Isa siya sa naka-uwi na yung talagang may inaasahan ako sa kanya. Breeder na rin siya ngayon season. May mga anak akong ililipad from north and south. So, matitesting natin din ang bloodline niya sa darating na mga races. At yung isang bloodline ko na 222B na kinross ko sa isang Vandenbroek din, nag-produce din siya ng 9th overall sa PRU Club. Ito naman yung nanalo ko ng 9 overall champion sa PRU Club sa Maynila. Sa North din to nanalo. Bali, apari siya, 9th overall standing. Pero nagbuta siya ng Santa Ana, pero nag-stay din siya ng 9 overall champion pagkatapos ng race. Puro smash kasi yun, eh. Every year, we have to upgrade yung lines natin, no? Huwag tayo i-stay sa isang line lagi na ganun lang. Kasi ang labanan, taon-taon, pahirap ng pahirap. Ang kalaban, pagaling ng pagaling. So, huwag tayong i-stay sa isang, ano lang, na yun at yun ang gagamitin. We have to upgrade every year. Ito yung trophy ng 10th place MacArthur ni paring Nelson Chua na nakuha ko sa kanya. Bali, nung nakuha ko yung ibon na to, binigay niya sa akin to. Sabi niya, as buena mano ko kasi bago pa lang akong fancier. Simula nung di-display ko to, nanganak na, nasundan na siya ng ganito. No? Hanggang sa, ito yung most memorable na trophy ko, yung Santa Ana Championship ng PHA. So yun, natutuwa naman ako bilang lucky charm ko itong, ano na to, itong trophy na to. Bali, ang loft management ko ngayon, binago ko ang mga ventilation. Nagdagdag pa ako ng ventilation dito sa labas. Naglagay ako ng mga louvers. Tsaka yung mga box perch ko, medyo mas maluluwag na ngayon. Pinalitan ko itong mga box perch natin para hindi sila masyadong crowded. Kasi nung una, medyo crowded sila. Eh, napansin ko medyo hindi maganda sa ibon. Kaya nagpalit ako ngayon. Mas okay na sila ngayon. Mas magandang ikot ng hangin pati. Tapos nagdagdag ako ng
ventilation natin dito, ito, disara. Na-adjust yung pasok ng hangin. Yan. Pag malakas ang hangin, isasara natin. Then, pag medyo okay naman, bubuksan para magandang pasok ng sirkulasyon ng hangin sa ating loft. Tapos, in-open natin ang aviary natin para pag umaga, naaarawan sila. Yun lang naman, importante sa young bird yung naaarawan sila, nakaka-ano sila ng tamang exercise sa loft. Kaya ginagawa ko nga lahat ng pamamaraan para sa improvement ng pag-aalaga kasi ayun, para hangga't maaari maging healthy sila. Para hindi na masayang yung panahon tsaka yung effort natin, at least may maipanalo naman tayo at magkaroon ng resulta ang paghihirap natin. Ganun. Ako ngayon ay president ng Novaliches Homing Pigeon Club Incorporated dito sa Kings Point Subdivision. Kasi maraming mga small fancier dito malapit sa amin na gusto ko ma-experience din nila ang style ng pagre-racing na katulad sa PHA, na isang transparent at prestigious club dito sa Pilipinas. At the same time, nagtayo po tayo ng retail store na malapit dito sa atin, no? Para matulungan ng mga kalapatids natin sa mga kailangan nilang mga gamot at supply sa kanilang pangangarera. Sa pag-iibon, hindi natin pwede sabihin na big loaf or small loaf. Pag big loaf, magaling na. Pag small loaf, walang galing. Hindi totoo yun. Ang small loaf, sa totoo lang, mas maraming magagaling eh. Kasi well-managed yung loaf nila. Kumbaga, hands-on na hands-on. Hindi tulad, katulad namin mga big loaf na ano, ganyan. Minsan, inaasa lang namin talaga sa loafman, ganyan. Huwag nilang i-mindset ng mga small loaf na wala silang laban pagdating sa mga big loaf. Sa hobby natin na bilang isang fancier, enjoy lang natin ang hobby natin. Huwag natin masyadong dibdibin kung matalo or manalo. Manalo tayo, okay, di ba? Matalo tayo, alamin natin kung bakit tayo natalo. Hindi yung sasabihin natin na dinaya tayo, ganyan. Walang ganon. No? Dapat lang talaga ayusin natin ang pag-aalaga para maging competitive tayo sa mga kalaban natin.